Update. Welcome back to my YouTube channel. It's me, Hilda again. So before we start, feel free to like, share, comment, and subscribe on my YouTube channel. So for today's video nga guys, I'll be doing a review and at the same time a tutorial on how to use this multifunctional cleaning instrument. So if you're interested, just keep watching and then kung hindi naman, skip mo lang itong video to at mag-next video ka na lang. So na-order ko sa Shopee sa halagang 205 pesos only. Nakasilya to sila noon. So ilalagay ko na lang sa description box kung saan ko siya na-order. So meron siyang 5 probes o hole para sa vacuum. May iba't iba siyang function and mga paggagamitan. So eto siya guys. Ayan. So buksan muna natin siya. Ayan. May free USB charger. Kung alam nyo yung charger na mga pang Android phone na charger, ganun siya. And free cotton at free rubber ring. So, ito siya. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 holes siya para sa suction. Then, yung pinaka, syempre, yung katawan niya. Katawan kasi tawag ko dito. Unahin natin. Ito. Ito yung tip round hole or small hole head. Ayan. Next is oval hole head para siya sa pang cleansing pores natin, pero para sa akin ito yung pang overall sa mukha, para sa akin lang. And then next is ito, ayan, micro crystalline hole head, ayan. So next is elliptical hole head. Last one is big hole head. Pwede siya sa mga blackheads at whiteheads. Nakakahitip din siya. Sa mga stubborn dirt natin sa nose, ayan. Saan ba natin ginagamit yung charger? O saan ba isa sinasaksaw yung charger dito? Kung nakikita nyo, ayan. Diyan ipapasok or isasaksak yung pre-USB charger natin. Sa mga Android phone charger, ayan. Yan yung charger niya. Pwede. So, saan ba nilalagay yung pre-cotton and pre-rubber ring. So, buksan na. Wala naman specific na paano magbukas ko. Kung ano lang yung alam ko pabubukas, yun yung tuturo ko. So, ayan. Dito sa pinang. Ayan. Kung nakikita nyo, may cotton na siya. Kasi, nung nabili ko siya, nung binuksan ko yan, meron na nakalagay. So, it depends to you kung gusto nyo baguhin or alisin at or kaya palitan. Ayan. And then, dito naman sa rubber ring. Ayan yung pre. Dito ilalagay. O kaya, ayan. Dito nyo, may mga rubber ring. Paano nga ba ito i-on? Kung nakikita nyo to, medyo pang parang rose gold na to or whatever. Basta yan. Long press lang. So, naka-on na siya. Automatic. Naka-level 1 suction na siya. Pero kung gusto mo pa medyo medium suction, 1 press lang din. Ayan. Level 2 na. And then, kung gusto mo naman mga heavy suction, 1 press lang din. So, ayan. Paano ba ito i-off? So, long press lang din. Pares sila ng on and off long press. So, ayan. So, tapos na tayo sa product. So, sa mukha naman natin ngayon kung paano ba ito gamitin. So, yung first time kong gamitin pala to is nag-base lang ako sa number 1 kasi hindi ko pa alam kung paano yung, kung ano yung lakas ng suction niya na paghikop sa balat sa mukha ko. Baka kasi masakit ka na nag-base ako sa number 1 lang. Pero, nung tumagal-tagal, nag-base na ako sa 2, level 3, ganun hanggang sa makuha mo yung desired suction na gusto mo. So, next is use hot steamer or hot towel on your face for 3 to 5 minutes to open up the pores. So, ngayon, meron akong towel. So, tap-tap lang natin sa nose. Ayan. Maganda din to para talaga ma-open yung pores natin pag ginamit natin yung vacuum na to. Madami akong pores. Mainam yan. So, 3 to 5 minutes daw. So, a few moments later. Yan. So, kung sa ilang itong moisturizing cream ko kasi paubos, no?
So, para ayos din, para konti-konti lang siya. Eh. So, ang gagamitin ko pala yung tip round hole head. So, ayan. Or yung small hole head. Open lang natin. Ayan, naka-open na siya. Pero, ina number 3 ko na siya kasi yun yung pinaka-desert suction na kaya ko. Shit, nakikita niyo ba? Kukuha talaga siya. So, upward lang. Siyempre, gentle. Ah, hapde. So, hindi ko alam kung saan ako titingin, kung sa camera o sa pinaka-mirror. Sa mirror na lang ako titingin kasi para makita ko kung ano yung natatanggal ko or kung nasaan na ako. Na, shucks, kadiri ko. Nakikita niyo ba? Napansin niya naman wala na yung ilong ko. Ayan. Nakikita niya yan. Sigurado nakikita niya na yan, no? Medyo blurred siya, pero... Hala. Diri, oh. So, napapansin niya naman as in talaga namumula yung nose ko. Grabe. So, ang dami. Shucks. Diri. So medyo malayo yung mirror kaya kumuha ako ng another salamin. So ayan, eto. Wait lang. So, namumula na talaga ilong ko, ano? Shucks. Ang dami. Tapos na tayo dito. So, ang kuhan niyo ko naman yung para sa ngayong tingin ko pang overall sa mukha talaga. Ito yung oval hole head. So, ayan. So, ayan. Open lang natin ulit. 2, 3. Kasi yun tagay pinaka-desert suction ko na at kaya ko naman na yun level 3 yung mga heavy suction. Ano siya masyado? Hindi katulad sa nose talaga na as in madami. Kita niyo namumula na talaga yung mukha ko. Pero hindi naman yan permanent, mawawala din yan kaya okay lang. Shucks, meron din. Kita niyo 'yon. So, wag niyo siya padadaanin sa medyo nahihinog yung tighawat kasi napakasakit. Mm.
pagkapula na talaga ng mukha ko. O hindi masyadong kita sa camera yung pagkapula, pero dito sa salamin ko, grabe ang pula. Pero okay lang, mawawala din naman yan. So ayan. Shock, ang dami. Lang ako nakikita nyo. So, ayan, tapos na ako linisin yung or isunction yung face ko at matanggal yung mga dirt feeling ko. Oh, smooth na. Tapos pagkatapos gamit, ang smooth talaga niya. So, next step is magto-toner ka. So, pero kung ang toner mo is ma-acid, huwag mo munang gamitin kasi mahapti yun kasi namumula pa yung mukha mo. Siguro, pawaliin mo muna. And it depends sa'yo. And then, gumamit ka na din ng moisturizing cream, pang moisturize na face mask. So, hope you enjoy, guys, and see you again to my next video. Ciao!